Punitin ang sedula! Punitin! Mabuhay ang Supremo! Mabuhay! 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 Alam mo ba na ang bandila ng KKK ang isa sa pinakamakapangyarihan sa panahon ng Kastila? Katipunan ang mas maikli at mas nakilalang pangalan ng samahan. Ang kataas-taasan, kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan. Isang lihim ito ng samahan na itinatag ni Andres Bonifacio, Valentino Diaz, Teodoro Plata, Ladislao Diwa, Judato Arellano, at iba pa sa isang bahay sa Calle Azcaraga na matatagpuan sa Maynila. Nabuo ito noong July 7, 1892, mismong araw na ipinatapon si Dr. Jose Rizal sa Dapitan. Ang unang layunin ng katipunan ay makamta ng Pilipinas ang kalayaan sa kamay ng mga Espanyol sa pamamagitan ng paghihimagsik. Ikalawa ay maipalaganap ang kagandahang loob, kabutihang asal, katapatan, katapangan, at ang ipaglaban sa bulag na pagsunod sa relihiyon. Ikatlo ay tulungan at ipagtanggol ang mga mahihirap at inaapi. Ang katipunan ang natatanging samahan na nakapaglunsad ng isang organisado at malawak ang paghimagsik laban sa pamahalaang Espanyol. Tatlong lupon ang namamahala sa katipunan. Una, ang kataas-taasang sanggunian na pinamumunuan ng Pangulo. Ikalawa, ang sangguniang bayan at balangay na kumakatawan sa mga lalawigan at bayang may presensya ang samahan. Ikatlo ay ang sangguniang hukuman na lumilitis sa mga kasaping naaakusahan na lumalabag sa mga paratang ng katipunan. Nang lumaki ang samahan, kasunod ng paglalathala ng pahayagang kalayaan, nagkaroon ng tatlong antas ng kasapi ang samahan. Bayani ang siyang pinakamataas na antas, kawal at katipon. Ang katipon ang maaaring maging kawal kapag nakapagdala siya ng bagong kasapi ng samahan. Ang kawal ay nagiging bayani kapag nahalal sa pamunuan ng katipunan, bago maging kasapi ay nadaan sa isang pagsubok ang isang tao at kapag nakapasa ay kailangan niyang hiwain ang sariling bisig upang ipirma ang pangalan sa sariling dugo. Nang madiskubre ang katipunan ng mga Espanyol, sinasabing may kasapi ito na umaabot sa 30,000 hanggang sa 100,000 katao sa Maynila at karatig na lalawigan. Mga balangay ng katipunan ang nagsimula ng himagsikang 1896 na kumakalat mula sa Maynila hanggang sa Hilaga at Timog Luzon hanggang sa Kabisayaan at Mindanao. Noong panahon ng Kastila, sinakop nila ang ating bansa at pinasailalim sa kanilang pamamahala. Ngunit hindi nagpatinag ang mga Pilipino. Sila ay naging matapang at nagtatag ng samahan upang labanan ang kolonyalista. Isa sa samahang ito ay ang katipunan. Mga kapatid, tayo nagkatipon-tipon dito upang pag-usapan ang ating hangarin. Gusto nating makamit ang kalayaan mula sa mga mananakop. Kailangan natin ang pagkakaisa para magtagumpay. Sa tulong ni Andres Bonifacio, nagkaroon ng malakas na pagkakaisa ang mga kasapi ng katipunan. Sila ay gumawa ng plano at tinuruan ng mga paraan upang magtagumpay sa kanilang pag-aalsa. Mga kapatid, hindi sapat ang ating armas para magtagumpay. Kailangan natin ng edukasyon para mas mapalawak natin ang ating kaalaman at
at mas mayangat ang ating antas. Sa tulong ng kanilang sikreto at mga nakapalibot na miyembro, nagtagumpay ang katipunan na magpakalat na impormasyon at bumuo na maraming tagapagtaguyod sa pag-aalsa. Sa tulong ng kanlurang lahi, nagkaroon ng seminar at pagtuturo ang katipunan tungkol sa mga konsepto ng demokrasya at pag-ibig sa bayan. Nabuo ang mga bayani ng katipunan dahil sa kanilang matibay na prinsipyo at umaalalay sa loob ang kanilang mga kasapi. Sa wakas, noong 1896, nagkaisa ang mga Pilipino na lumaban para sa kalayaan. Sa pangunguna ng mga bayani ng katipunan, sila ay nakipaglaban at hindi sumuko. Itinaguyod nila ang walang takot na pagtutol sa kanilang kaaway hanggang sa wakasan nila ang pananakop ng mga Kastila. Dahil sa pamamagitan ng pagkakais at pamamahal sa bayan, kung magtulungan upang makamit natin ang kalayaan na ating kailangan natin. Sa kadakilaan ng kanlurang lahi at katipunan, hinamon nila ang bawat Pilipino na ipagpatuloy ang hangaring ito. Sila ay nagpakita ng katapangan, kawasayan at paniniwala sa kanilang layunin na nagdulot ng pagpapago na hindi matatawaran. Sa pamamagitan nila, nalikha ang isang matibay na pangalan para sa bansa at patuloy na humahang at nagbibigay inspirasyon para sa susunod na henerasyon. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Juan, isa ako sa mga kasapi ng katipunan. Ngayon, gusto ko sanang ibahagi sa inyo ang kahalagahan ng pagtitiwala sa isa't isa at pagpapaalala sa mga naiambag na mga bayani ng katipunan sa ating kasaysayan. Na magsimula ang katipunan, hindi naging madali ang pakikipaglaban ng mga kasapi dito. Marami ang natakot at nagduda kung ano nga ba ang kahihinatnan nila sa kanilang pagtutol sa mga Espanyol. Ngunit sa kabila ng mga pagsubok na kanilang naranasan, hindi sila nagpabaya at patuloy na nagtipon-tipon upang maisulong ang kanilang layunin na makamit ang kalayaan ng ating bansa. Ang pagpapalaganap ng kaalaman at pagtuturo sa mga kasapi ng katipunan ng mga tamang disiplina ay ilan lamang sa mga naiambag ng mga bayani ng katipunan sa ating kasaysayan. Sila ang nagturo sa mga kasapi ng moralidad na kailangan upang makamit ang kanilang hangarin. Tinuruan din nila ang mga ito kung paano mag-alaga sa kanilang mga sarili, mag-aral at maging mapagmahal sa kanilang bayan. Sa tulong ng bawat isa at pagpapaalala sa ating nagdaang bayani, sigurado ako mapagtatagumpayan din natin ang paggamit ng tunay na karinlan ng ating bansa. Mabuhay ang katipunan! Mabuhay! Mabuhay ang bayani ng ating kasaysayan! Mabuhay! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! Sa kanilang pagkakaisa at pakikipagtulungan sa isa't isa, naaabot ng mga tagapagtatag ng katipunan ang kanilang mga adhikain. Sa pamamagitan ng pagtutulungan, hindi nila hinayaang sakupin ng mga dayuhang mananakop ang kanilang bayan.